Ngayong araw guys, samahan nyo kami magluto nitong pugita at magtapil ng lupa dito sa ating palaisdaan. Uminom na rin muna kami nitong buko at sinimulan na rin agad namin itong pagluluto ng ating pugita. Grabe guys, ang perfect naman ng pagkaluto namin ni Dugong dito. Ayan, may pa-style pa nga kaming onion rings dyan. Grabe guys, mukhang mapapamukbang na naman kami dito ni Dugong, kaya samahan nyo kami mag-food trip dito sa ating treehouse. What's up sa inyo mga napadaan lang, sana po okay lang kayo kasi si Dugong happy-happy na naman ngayong araw. Hayaan nyo muna guys na ipakita namin sa inyo yung mga binili namin dito ni Dugong para gamitin doon sa ating treehouse. Namili na rin nga pala kami nito mga samuya na gagamitin namin at mga tadtaran at ihawan para doon sa treehouse natin. After nga naming ma-set ang lahat, ayan, naglakad na agad kami papunta doon sa aming dike para makasakay doon sa bangka. At dito nga sa punto na to, ang gagamitin na naman natin itong bangka ni Kuya Mario na hiniram natin. Grabe guys, sabi sa amin ni Kuya Mario, mag-iingat daw kami sumakay dito sa bangka niya kasi tumatakbo daw to ng 60 km per hour, napakabilis daw nito. At habang nagsasagwan nga kami dito papunta doon sa aming treehouse ay tawa na naman ang tawa si Dugong at sobrang happy niya. At sa mga nagtatanong nga pala guys ng pangalan ko dyan, ang pangalan ko po ay Bilo. Pasensya na kayo, hindi nyo masyado napapakinggan yung pangalan ko kasi yung kay Dugong lagi ang binabanggit ko. At dahil nga lotay dito sa ating palaisdaan ay ngayong araw napag-isipan namin ni Dugong na maghakot dito ng lupa at magtambak. Ito nga palang hawak-hawak ko, ito yung mga gagamitin namin pang hukay para gawing box yung lupa at mabuhat namin ni Dugong. Kailangan kasi nating trabahuin itong ating palaisdaan kasi sa mga susunod na linggo ay paparating na naman yung malalaking tubig o malalaking high tide. Pagkarating lang namin dito sa aming palaisdaan, nandito pala yung tatay ko at nagsisimula na siyang maghukay. Kaya ayun, dali-dali na rin kami pumunta ni Dugong para matulungan siya at etong ang tinatapakan namin ang tawag dito ay indamyo. Yan nga pala guys yung ginagamit namin tulay para hindi kami lumubog pang may buhat-buhat kaming putik. Kaya dito sa part na to, simulan ko ng maghukay at magtapil nitong lupa at pinapabuhat ko nga ito kay Dugong. Share ko nga lang sa inyo guys, natuwan-tuwa si Dugong kasi nabili na daw niya yung pinapangarap niyang Durabox. Sabi niya kasi sa akin, pag Pasko daw, doon niya daw ilalagay yung mga buko salad at spaghetti nilang ihahanda. Para daw kasi pag may dumating ng mga tropa namin ni Dugong, hindi basta-basta nila makikita. Grabe, napakalupit naman ang mindset nito. Share ko nga lang sa inyo guys na ito mga pala pong trabaho namin nito ni Dugong, ito yung pinagkakitaan namin dito sa aming palaisdaan ng COVID-19. Kasi noong mga panahon na yun guys, talagang tumigil yung mga pagtatrabaho dito sa lugar namin, kaya ito naisipan namin extra income. Hindi rin talaga madali guys itong pagtatapil at paghahakot ng lupa kasi sobrang bigat. At bukod dun guys, sobrang init at sobrang dumi nito sa katawan pag naghahakot kayo ng putik. At kaya nga pala ito mabigat kasi pinaghalong putik tsaka tubig to. Noong nagtatapil nga pala kami ni Dugong ng putik ay may nahuhukay kami dito na papasamang mga lukan, kaya yun na rin ang ginagawa namin pang ulam dito ni Dugong pananghalian. Doon nga pala po sa mga nagtatanong sa amin kung madali lang mag-vlog, eh ito po yung sasagot ko sa inyo. Hindi po talagang birong mag-vlog, talagang makakaranas kayo dito ng hirap at mawawala na kayo ng pag-asa. Kasi katulad namin ni Dugong nung mga panahong unang-una ay talaga namang unti lang na nanonood sa amin, halos 200 views lang yung aming video ilang araw na. Siyempre dahil sinipagan at tinaga namin ni Dugong itong pagbablog at ayun, minahal na rin naman kami kahit papano ng mga tao. Kasi guys, wala namang instant dito sa mundo, kailangan mo talaga magsipag at magtiyaga. At bukod dun guys, napakarami rin nga pala ng mga tao nagpapahina ng loob namin noong mga panahon na yun. Doon nila sasabihin sa iyo yung mga negative part na halos mawalan ka ng pag-asa. Pero huwag kayong mag-alala guys, kasi nandyan naman yung mga tunay niyong kaibigan na bibigyan kayo ng positive minds para dumiretso sa mga ginagawa nyo. At saramat na rin nga pala kahit papano yung may mga kaibigan kaming gano'n nagpapalakas na aming loob. Tapos ayun, balik nga pala tayo dito sa pagbablog namin, kakatapos nga rin lang pala namin dito maghakot ng lupa at uminom muna kami dito ng buko. Siyempre guys, pampa-refresh kasi nauuho na kami ni Dugong. Pagkatapos lang namin uminom at makapagpahinga, ayan, nag-ipon muna kami dito ng gatong para makapagluto na agad kami nitong ulam namin pananghalian dito sa aming treehouse. Pagkaakyat mo nga lang dito sa treehouse, maya-maya lang dumating si Kuya Mario, yung lagi nating hinihiram na ng bangka. Kaya ayun guys, binigyan ko siya ng pambili niya ng bigas at ayun, happy-happy naman siya. Shoutout nga pala kay Kuya Mario sa pagpapahiram lagi sa amin ng kanyang jet ski. Tapos ayun, hinugasan ko lang muna yung lulutuin naming pugita dito at napakalaki nga pala nitong nabili namin na to. Kung matatandaan nyo guys, ito yung pugita na binili natin doon sa kabilang bayan. Doon sa video namin ay na-upload ko kahapon. Lalagain nga pala lang namin to at nilagyan ko lang ng konting tubig at konting asin para may lasa. At habang iniintay naming malaga yung aming pugita, ayan, ipagyayabang ko muna sa inyo yung nabili naming pot holder dito ni Dugong. Di ko talaga magets kung bakit sobrang happy ni Dugong ngayong araw. Ito rin nga pala yung mga binili namin ng mga sibuyas at bawang, talagang kompleto rekado na yan dito sa ating treehouse. Meron rin nga pala kami ditong asukal, suka at saka mga toyo. Tapos guys, doon sa nakapansin na kung bakit may bote ng gin dito sa aming treehouse, ito po, lagayan nga pa pula namin ng mantika yun. Maya maya nga lang, sabi sa akin ni Dugong, bibilisan na daw niya ng paglalaga dito kasi nagugutom na daw siya. Pero dahil na boring daw siya, maglalaro daw muna siya dito sa ginawa naming lambitinan. Syempre hindi ako nagpahuli at pinakiyatangan ko siya ng magandang tricks, ayan, walking to the moon. Tapos ayun, maya maya lang, okay na rin yung nilalaga namin pugita dito at ready ready na rin to para gayatin. Kaya nga pinalamig muna namin to at inalis ko na rin muna yung mga galamay niya.
Kailangan nga pala guys, eh medyo maliliit yung gayat natin dito para hindi siya makunat. Kasi guys, pag hindi natin to niluto na maayos, eh para kayong kumakain dito ng interior. Nagsalang na rin nga pala muna ako dito ng sibuyas at bawang tsaka luya, tapos sinunod ko na rin itong ating pugita na ginayat natin. Isasangkot siya lang natin dito guys para dumikit yung lasa niya, tapos mag-a-add na rin tayo ng asin tsaka konting Sprite. Ito nga palang Sprite ay paiigahin natin dito para maglasa siya ng todo. At habang iniintay namin maluto yung aming pugita, ayan, nag-usap muna kami ni Dugong. Napag-usapan namin na natutuwa talaga kami kasi nung mga nakaraan na mga pinagdaanan namin dito sa vlog ay napakahirap talaga. Halos hindi pa rin nga nagsisingking sa utak namin kung bakit kami nakarating sa ganitong estado ngayon. Yung dating 200 views, ngayon nagme-million views na kami. Kaya guys, salamat talaga sa solid na supportan yung lahat. Tapos ayun, naluto na rin nga pala yung amin nilulutong pugita. At ayan, nilagyan pa nga namin ni Dugong dito ng design na orange saka onion rings. Mukhang mapapapudrit na naman talaga kami ni Dugong dito sa amin treehouse. Tapos napakaganda pa ng tanawin. At sakto guys, alauna na ng hapon at gutom na rin talaga kami ni Dugong yan sa part na yan. Kaya ayun, pangiti-ngiti na naman siya dito sa gilid habang nagiintay na signal ko kung kakain na kami. Kaya nga nung nag-start ako, sabi kong kumain na kami, ayan, kinuha agad namin itong tig-isang galamay ng pugita at kinagat agad namin. Buti na lang hindi siya makunat. At dito nga sa part na to, ayan, ginawa ko pang pansit canton. Tapos di ko na naman nga pala makausap dito si Dugong kasi sunod-sunod na naman yung kanyang subo. Tapos sabi niya titikman na rin daw niya tong orange kasi madalang daw kami makatikim nito, kaya ayun, nasabay na rin namin itong kinain. Kaya guys, pasensya na muna sa mga matatakam na naman yan dito sa aming vlog. Sobrang solid talaga guys ng food trip namin ni Dugong dito ngayong araw. Tapos dito sa part na to, kala ko nakakat na yung camera at hindi na kami binibidyohan. Yung pala dire-diretso pa rin. Medyo malabo nga pala ang tubig dito sa lugar namin kasi malakas ang ulan dito kagabi, tapos medyo low tide. Pero pag tumaog yan guys at lumaki yung tubig, talaga namang malilinaw ulit yan. Tapos ayun guys, after nga lang namin kumain at mag-food trip dito at magtrabaho sa aming palaisdaan, ay namili muna kami na ipapamigay doon sa aming lola. At eto na nga, namili muna kami dito ng mga biskuit, bigas, kape, tapos yung kanyang ilaw na gagamitin. Meron din kami mga binigay dito ng dilata, tapos gamot at vitamins ni lola. Tapos ayun, maya-maya lang ay nakarating na rin kami dito sa bahay ni lola at eto na nga pala yung mga pinamili namin at tuwan-tuwa si Dugong. Siyempre guys, kailangan natin i-share yung blessing natin sa mga mahal natin sa buhay. Kaya thank you po sa inyo lahat dyan. Salamat sa panonood guys.